King Satlink Cable TV System, King Analog Channel 49. Kakaluguran, mantabi na ka Kenny! Maya pagatpanapon, Pampanga, magandang hapon, Central Luzon. Oras na para sa 60 minutong mainit na balitaan ngayon pong araw ng Martes, January 18, 2022. Ako po ang inyong lingkod, Justin Dizon, at kayo ho'y nakatutok dito sa CLTV Balitaan. Mga karehiyon, mga kabalen, kumusta ho kayo? Ay, ikalawang araw ho ng Linggo at ikalawang araw ng academic break ng ating mga mag-aaral at mga guro. Magiging yung mga magulang, syempre na ikatuwang dun sa pagkuha ng module ng mga bata at naway nakapagpapahinga ho kayo at yan ho naman talaga yung ipakay nitong academic break na ipinatupad ho ng Department of Education. Alam niyo ho, yung mga kababayan natin ang mga mag-aaral kahit na nasa bahay, hindi naman din biro yung nararanasang stress dahil nga gawa ng syempre. Nagbago talaga yung kung kanilang modelo ng pag-aaral at yung pakikisalamuha rin sa ibang bata, lalong-lalo na ho yung mga elementarya. Na alam naman ho natin, bahagi din ng pagpasok natin sa eskwela ay yung pakikipaglaro dun sa ating mga kaklase. Yan ho yung karanasan nating mga kabataan at yung mga kabataan ho natin ngayon, yan ho yung isa dun sa pinaka namimiss nila. Manumbalik din ho tayo sa dati, eventually, at makapasok muli at makapagtakbuhan itong mga kabataan natin sa mga paaralan dahil yan ay paboritong gawain ho nila gaya na lamang din ni Kuyang Paolo G nung siya ay nag-aaral pa Yun mga kabalen, samahan ho ninyo kami yung mga naka-academic break at yung mga kababayan din ho nating work from home o di kaya naman nagmimeryenda sa oras na ito mula sa kanilang trabaho. Abay, samahan ho ninyo kami dito sa isang oras na mainit na talakayan ng mga naglalakihang balita dito sa Central Luzon na dapat ho nating lahat malaman dahil may kinalaman ho ito sa ating pang-araw-araw na buhay. At narito po ang mga malalaking balita na nakalap ng ating news team ngayong araw. Barangay Captain sa Guagua, Pampanga, patay sa pamamaril ng riding in tandem. Ayan ho mga kabalen, makikita ho ninyo sa ating mga screens, nakuhanan pa ng CCTV camera ang pagpaslang kay Santo Niño Guagua, Barangay Captain Ranier Asban. At maya-maya makakuha natin yung iba pang detalye ng balitang yan mula naman kay Kuyang Paolo G. Santos na tumutok ho dyan sa may pinakamalaking balita sa Pampanga ngayong araw. Dumako naman ho tayo sa lalawigan ng Tarlac. Mga Tarlakenyong hindi pa bakunado, pabuti raw na mag-stay at home muna. Ayon ho yan sa Sangguniang Panlalawigan. Isang ordinansa ho ang inilabas ng Sangguniang Panlalawigan ng Tarlac na ika nga nagtatalaga na maging stay at home muna. Kung wala rin daw bibilhin ka importante gaya ng pagkain o gamot, ito ho ang mga unvaccinated individuals dyan sa nasabing lalawigan. Sa lungsod naman ho ng Mabalacat, muling nagpositibo ho sa COVID-19 si Mayor Chris Garbo at positibo rin ang Vice Alcalde na si Vice Mayor Jel Aquino dito ho sa Mabalacat City. Kaya naman ipinatupad na rin ang work from home setup para ho sa mga empleyado ng city government. Kumustahin ho natin ang lagay ni Mayor Garbo maya-maya lamang dito ho sa ating programa. At ito mga kabalin, mga karehiyon at sa lahat ho ng nagdaraan dyan sa may North Luzon Expressway, particular na ho dyan sa Candaba Viaduct. Sisimulan na ho ang upgrading ng northbound portion ng Candaba Viaduct sa darating na Pebrero. Yan ho ang pinumpirma naman ng pamunuan ng NLEX Corporation.
Eh kung matatandaan ho ninyo, nauna nang ginawa itong southbound, ano, at alam ho natin, eh, hindi masyadong kaaya-aya yung bigat ng dalay ng trapiko na sumalubong sa mga motorista. At ito, paalala ho, eh, paghandaan daw ho yan para dun sa mga madalas ang pagbiyahe mula Maynila patungo naman ng Norte. Sa puntong ito, makakasama natin si Kuya Paolo G. Santos para bigyan tayo ng latest update. Kaugnay nga ho nitong balitang gumimbal sa marami sa ating mga kababayan. Kagabi, ano, nang mailabas ho itong impormasyong ito, patay ho sa pamamaril. Ito ho nga barangay captain ng barangay Santo Niño sa bayan ng Guagua, Pampanga, si Kapitan Ranier Asban, ano, matapos hong ika nga etambangan nitong riding in tandem. At according ho dun sa inisyal na impormasyon na nakalap, eh tama ho sa ulo ang ikinamatay nitong biktima. Kuyang Paolo, ano ang latest update kaugnay nitong pamamaslang kay Barangay Captain Asban at ano yung nakalap ng impormasyon ng ating Guagua Municipal Police? Kuya Justin, ano, hanggang sa mga oras na ito ay wala pa silang nakikitang motibo dito sa pamamaslang, Kuya Justin, at halos sa kanilang nire-review, ano, itong mga anggulo ng CCTV camera sa kada establishmento, Kuya Justin. At base nga dito sa nakuha na mas malinaw nakuha ng CCTV camera nitong Guagua PNP, Kuya Justin, ay itong pagbaba, ano, ng gunman sa motorsiklo, Kuya Justin. Ayan. At kung makikita mo, Kuya Justin. Kuya Justin? Yes, go ahead, Paolo. Go ahead. Halino ba? Okay. Sa pagbaba nga nitong isa sa angkas nitong motorsiklo, Kuya Justin, ay mabilis itong pumosisyon, you know? Mm-hmm. Dito ho sa kinatatayuan naman ni Barangay Chairman Ranier Asban alias sa Balot. At ito ho pwesto ho ni Kapitan na Kuya Justin. Kuya Justin, may naririnig lang akong ano, monitor. Nee, yan yung audio, Kuya Paolo. Yan yung audio. Yeah, okay. Go ahead. Oo. Diyan, Kuya Justin, hindi kalayuan mula dyan sa pinagkababaan nitong gunman, ay nakatayo naman dito sa Toda itong si Kapitan Ranier Asban. You know? At ito raw yung kanyang regular na ruta, Kuya Justin, na iniikutan. Ito namang Guagua Public Market. At gawa nitong kanya ng nakasanayan, Kuya Justin, dahil sa panahon ng pandemya, yaan daw talagang nagro-roving. Eh, no? At sinisiyasat yung nagiging takbo ng buhay ng kanyang mga kabarangay. At ito sa eksaktong lugar, mga kaibigan, ha, ito hong kanto ng Feeder Road. Area na ho ito ng Santo Cristo, Guagua. Dito ho naman kumaripas ng takbo. Makalipas hong pagbabarilin nga itong kapitan. Eh, no? At ayon na rin, Kuya Justin, dito sa Chief of Police ng Guagua, si Police Major Joel De La Cruz, eh, no? Itong exit point, no? Nitong riding in tandem ay talagang andaming pupwede nilang labasan dito sa area ng Lubao, eh, no? At mangyari rin, pupwede silang sumorkat dito naman sa area ng Sasmuan, Kuya Justin, eh, no? At alam mo, isa rin sa hiwaga nitong pag-imbestiga ng PNP, eh, no? Eh yung papaano, Kuya Justin, eh, no? Pinagplanuhan itong kapitan para siya eh paslangin, eh, no? So sa ngayon, ang kanilang ginagawa is yung profiling muna. Kung merong mga salaysay itong kaanak, eh, no, o mga kaibigan na meron ba itong kaaway o nakaalitan. Yan daw automatic na sa proseso ng investigation, Kuya Justin. Pero ayan, nakikita din natin sa ating pong screen, mga kaibigan, kung gaano ho marami yung tao diyan sa area na yan. Kuya Justin, pagka sinasabi kasi natin terminal ng Toda, eh diyan ho paroot pa rito ito hong mga mananakay diyan sa malapit ho sa Guagua Public Market. At sinisikap din ng PNP ngayon, Kuya Justin, na makapangalap pa nitong mga salaysay ng eyewitness, Kuya Justin. Dahil alam mo, ito palang Guagua, Pampanga, Kuya Justin, ay may ibinabang ordinansa na sa lahat ho ng mga dumadako dito sa mga commercial area nila, eh kailangan hindi nakasuot ng helmet, Kuya Justin. You know? Hindi po pwedeng naka-helmet dyan. Pero
Ang hirap nga lamang, Kuya Justin, sa panahon ho ngayon ng pandemya, sakaling walang suot na helmet, kung yan ay naka-face mask, saka rin, Kuya Justin, magiging pahirapan dito sa kampo ng PNP yung proseso ng investigasyon. Kuya Justin. Mm-hmm. Oh, Paolo G, maraming nagtatanong, yung pagkakakilanlan nitong aking biktima, itong si Cap. Nakita yung mga larawan, may mga nagko-comment, bata pa, no, hindi naman ganun din katandaan itong ating biktima. Ilang taon na ba si Kapitan? Meron ba siyang pamilya? Ganun na siya katagal nanunungkulan? Ano ba yung mga impormasyon na pwede nating ibahagi din sa ating mga kababayan? Sa initial na impormasyon ho na nakalap ho ng CLTV News, mga kaibigan, 45 years old. Ito ho si Kapitan Asban at first-termer, ika, nitong kanyang mga kabarangay. Binabanggit ko yan, Justin, na talagang ito'y aktibo dito sa kanyang lugar at kilalang mabait. Wala naman daw silang alam na kaaway. At sa usapin din nitong kanyang karera sa politika dahil first termer ko yan, Justin, talagang performer daw to. Talagang pagka nilapitan mo, dyan at re-resolvehin niya yung iyong problema lalo na sa mga usapin ng pinansyal. At yan daw talagang runner din, na tumatakbo sa Kapitolyo kapag ka naman na humihingi ng medical assistance. Kaya lahat nitong mga nakausap namin within the community ni Paring Johnny kani-kanina, Kuya Justin, wala kaming narinig na sama o hinala nila na siya involved sa anumang mga illegal na aktibidad o nasangkot man lang sa droga, dahil pinatutunayan din, Kuya Justin, itong Chief of Police na si Police Major Joel De La Cruz na wala daw record itong si Kapitan na na-involved din sa usapin naman ho nitong illegal na droga dito ho sa komunidad ng Guagua, Pampanga. So, kabata, Kuya Justin, 45 years old at wala itong pamilya, mga kaibigan, na binata ho ito. Mm-hmm. Kuya Paolo, itong kanyang kinaaniban sa politika, siya ba ay gayong nabanggit natin, kaalyado o malapit din kay Mayor Dante Torres, Yeah. Oo, Kuya Justin. So far, limitado lang ho itong mga binibigay ho na impormasyon ni Mayor Dante Torres. Pero ang iginagarantiya lang ho niya sa news team, isa ho raw siyang solid na follower ho ni Guagua Mayor Dante Torres. At sa usapin naman ho ng politika, bagamat aktibo ho ito na taga-suporta ni Mayor Dante Torres, hopefully, sabi ika, hindi sana humantong dun sa usapin ng politika itong nangyayaring investigasyon, ika, sabi naman ni Mayor Dante Torres. Pero kinukundin na niya, Kuya Justin, itong pangyayaring ito. At sa katunayan, siya daw ay maglalaan ng sariling pondo, pera. Maglalabas siya, Kuya Justin, para naman dito sa tinatawag na reward money. Oo. Paolo G, dito sa video CCTV footage na ating nakuha, mula rin yan sa may municipal police ng Guagua, makikita na merong mga bystander doon sa pinangyarihan ng insidente ng pamamaril. Ayan, blinnered na rin natin bilang kanilang protection. Ito bang mga kababayan natin ito, na-contact na ba ng investigating body o ng PNP at nahingan na rin ng impormasyon? Bagamat siguro hindi natin masasabi kung gano'ng karaming impormasyon yung pwedeng ibigay dahil ito ho. Kung makikita ninyo yung CCTV footage nating ipinalalabas, ayan, kung makikita ho ninyo, mga alas 7:04 ng gabi yun, kahapon ho yan, araw na Lunes, nangyari yung insidente. At kung bibilangin ho natin yung segundo, talagang mabilis lamang yung paggawa nitong krimen. Bumaba lamang ho yung gunman at kuha na rin yung camera, o kuha na rin ng camera yung baril. Makalipas ang ilang segundo, ayan, kahit hindi natin naririnig yung tunog o yung audio doon sa mismong lugar, makikita natin na doon sa mga oras na yun, nagpaputok na dahil nagsitakbuhan na rin ho papasok nung palayo doon sa crime scene. Ito yung mga nakatayo at tila nagmimirienda, makikita ho natin dyan. Ito ba, Kuyang Paolo, yung mga witness, all accounted na ba sila? At kumusta yung sitwasyon nila? Siyempre, hindi natin babanggitin yung pangalan. Para na rin siyempre sa kanilang sariling kaligtasan, pero naabot na ba sila ng mga otoridad sa mga oras na ito?
Kuya Justin, ang binabanggit ni Major De La Cruz, kanina, all accounted lahat ng eyewitness. Kanya lang, Kuya Justin, eh, no? Dahil sa panahon na ngayon na talagang nasa state of shock pa sila, talagang hirap daw na makapagbigay pa ng statement. Eh, no? Kaya ibibigay nila yung sapat na panahon, Kuya Justin, para makapagbigay din ng salaysay. Lalo-lalo na ho yung mga eyewitness na nakasaksi dito ho sa pagbaba nitong gunman at para bagang Kuya Justin, ang ginawa nito, pumatay lang ng hayop. Eh, no? At dito sa mga nagsasabi ho sa atin na yung lugar na yan, pinuntahan namin ni Parin Jan eh, talagang matao Kuya Justin eh. Eh walang kaabog-abog. Eh, no? Hindi man lang dinapuan ng daga sa dibdib itong pumatay. At talagang malapitan ang pagbaril dito naman sa Kapitan Kuya Justin. Ulitin ko lang Kuya Justin, ha, base dito sa police report na hawak ko at binabanggit ng COP ng Guagua, Pampanga, nangyari itong krimen mga kaibigan, eh, no, reported ho sa kanila is 9:15, eh, no? Sorry, 21 nga pala Kuya Paolo, 21 o alas 9:04 doon sa CCTV. TV footage, ano? Ayun, Kuya Justin. At alam mo, itong investigasyon ng PNP bukod ho dito sa case conference na itinakda ho eno, sa araw ho ng bukas dahil alam mo, hanggang sumandaling ito, Kuya Justin, eno, dumistansya muna ang news team upang bigyan ng daan itong pagdadalamhati, eno, pagbababang luksan itong pamilya dahil sa mga oras ho na ito ay wala pa ang bangkay ni Captain Asban Kuya Justin at sumasailalim nga ito sa crime laboratory ng PNP para doon sa tinatawag nilang autopsy, you know, para malaman pa yung kung ilang tama ng bala ng baril ang kanyang natamo Kuya Justin. Pero initially, ang binabanggit nitong PNP Kuya Justin, dalawang tama sa ulo at nadaplisan pa itong kanyang kaliwang kamay Kuya Justin. Paolo G, ito bang pangyayaring ito na pagkasawi ng isang barangay captain sa bayan ng Guagua? Ito ba ay unang kaso batay na rin doon sa natatandaang tala ng ating kapulisan o ni Mayor Torres? O may mga nangyari na before na ganitong klaseng kaso rin na kapitan yung involved na biktima? Ito raw ay kauna-unaan dito sa kanilang bayan, Kuya Justin. Nalulungkot nga itong si Mayor Dante Torres dahil ito raw, kapitan na to, sadyang malapit sa kanya, Kuya Justin. Eh, no? Ano man daw problema sa barangay at alam naman ho natin kung ano pinapapilan ng mga kapitan, eh, no? Sa usapin ho ng command responsibility during pandemic season, sila ho eh directly reporting sa kanilang local chief executive. At sa mga panahon daw na ito eh gumaganap sa kanyang katungkulan, Kuya Justin, sa usapin ng pagpapatupad ng strictly protocol sa pagsusuot ng face mask at face shield dahil alam mo naman, Kuya Justin, sakop ni Kapitan Asban itong Guagua Public Market na palagi yan hong tinatamaan, eh, no, ng local transmission. Kaya yung paghihigpit ho sa quarantine protocol, dyan ho at pumuposisyon itong barangay. Pero sa kabila nito, Kuya Justin, sa haba daw ng kanilang pinagsamahan sa usapin ho ng pagpapatupad ng quarantine protocol, eh wala namang nababanggit itong si Kapitan Asban na ito ay pinagbabantaan ang kanyang buhay. Oo. Paolo G, itong sitwasyon ngayon dyan sa may Guagua, kumusta yung pangkalahatang sitwasyon syempre ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung nasasakupan nitong si Barangay Captain Asban, ano, alam natin, gaya nga ng nabanggit mo, sentro din yung kanilang lugar, nandiyan din yung palengke na tuwing Lunes eh sarado, no, kahapon eh naglinis, nagsagawa ng paglilinis diyan kahapon, oh, eh disinfection. Kaya at bandang alas 9 ay yung nabanggit ko kanina, inuulit na ho namin, correction, alas 9 ho, alas 9:04 kung makikita ho ninyo yung oras diyan sa CCTV footage, habang alas 9:15 naman na iulat nga sa ating kapulisan yung insidente. Kumusta yung kanyang mga kabarangay, Kuyang Paolo? Yung kanyang mga kagawad, nakapanayam mo ba? Ano yung mga sanaysay nila kaugnay nitong pakitungo sa kanila ni Barangay Captain Ranier Asban? Kuya Justin, pumunta kami dito sa maliit na barangay hall dito sa area ni Kapitan. Eh, no? Kuya Justin, sandali lang. At may tumatawag dito sa ating telepono. Sige, i-roll mo muna yung... Ayan. Okay, okay. Ay mga karihon, habang iniintay ho natin si Kuyang Paolo G. Santos, ulitin lang ho natin itong mga napag-usapan na ano, pasado ho,
Lampas alas 9 kagabi, nangyari nga ho itong insidente. Patay ho sa pamaril ng riding in tandem itong 45 years old na barangay captain ng Santo Niño, Guagua, Pampanga. Si Kapitan Ranier Asban, ano, isa hong malapit na kaalyado rin ni Mayor Dante Torres. At unang termino daw ho niya ng panunungkulan bilang kapitan, kabilang ho sa mga nabanggit ng ating mga kababayan o ng ating mga kabalen na kanyang nasasakupan, ay talagang masipag at performer, kung tawagin, itong si Kapitan. Ano, dahil talagang ika nga eh, puspusan daw ang kanyang pagtatrabaho para doon sa kanyang mga kababayan, gaya na lamang ng paghingi ng tulong sa provincial capital kung may mga sakit. Ano, at siya yung ika nga nagtatawid sa ating mga kababayan dyan. At maging itong pagbabantay doon sa health and safety protocols, dahil gaya nga ho nang nabanggit natin, sakop po nito yung palengke ng Guagua, Pampanga, na kahapon ay sinara. Ano? Lunes, tuwing Lunes o sarado yan para magbigay daan naman sa disinfection. At according din ho sa ating kapulisan sa Guagua Municipal Police Office, ay walang ika nga record, ano? At walang nakitang involvement. Batay din doon sa kanilang pagsisiyasat at initial na investigasyon, walang kinasasangkot ang gulo, lalo na yung usapin sa illegal na droga. Ito hong kapitan, no? Itong biktima na binaril nga kahapon o kagabi, alas 9 ng riding in tandem dyan din ho, malapit sa may palengke. Yes, go ahead, Buen Paolo. Yung kanina, yung mga kagawad na bisita ninyo, ano yung nasabi nila kaugnay nga nitong ika nga pakitubo sa kanila ng kapitan? Buen Jacin, tinangka namin pumunta dito sa barangay hall. Ngunit nakakantado ako yan, Jacin. At balita namin dito sa ilang mga opisyal ng barangay, silang umaalalay ngayon, ano, dito sa funeral service at gayon na rin umaantabay dito sa kaanak. Kaya wala muna tayong nakausap na barangay official, ano, mga kasamahan hiwo nito. Pero dun lang sa kanyang mga constituent, Kuya Justin, lalong-lalo na yung mga obrero sa palengke, alam mo ba, napakalapit daw nitong si Kapitan Asban sa kanyang mga constituent dito. Lahat sila nabulaga at hindi nila sukat akalain, Kuya Justin, na mangyayari itong ganitong kabrutal. You know? Bakit ko nabanggit na kabrutal, Kuya Justin? You know? Isipin mo, pinaputukan mo na ng isang beses, pinaputukan pa ng pangalawa. You know? So, ito hong tama ho niya, talagang hindi bubuhayin ito. Pinuntirya talaga yung ulo, Kuya Justin. Kaya pagbagsak nito, wala nang buhay, Kuya Justin. Hindi nahanaha. Hindi na naitakbo pa sa ospital. At dito sa pag-iimbentary ng ebidensya ng scene of the crime operative, Kuya Justin, itong SOCO, yung slug ng bala ng baril, no, na kanilang sinisiyasat ngayon sa crime laboratory, ang hinala nila, Kuya Justin, ito ay caliber 45. So itong baril na to, Kuya Justin, kapag tumama sa iyo, bukod dito sa malaking buta sa katawan na masugat na maitatamo sa iyo, talagang babalandra ka, Kuya Justin. Ano, alam ng mga otoridad dyan, yung mga eksperto, kung gaano ho katindi itong tama ng caliber 45. Pero eto pa, mga kaibigan, ang abiso din ho nitong PNP sa lahat ho ng mga nakikinig ho, nanonood ho sa amin sa CLTV Balitaan. Ito ho raw naaninag ng CCTV camera na ang mga suspect ay may suot ho na black t-shirt. Ano? At saka yan, nakikita naman ho natin, pawa ho silang nakasuot ng short pants. Ano? Pero ang nagiging problemado talaga dito, Kuya Justin, yung pagkakasuot nila, mga kaibigan, nitong helmet, you know, na dito nga sa mga commercial district ng Guagua, Pampanga, ay hindi pinahihintulutan na makapagsuot yung mga nagmomotorsiklo, Kuya Justin, para na rin maging crime prevention dito sa mga tinatawag na riding in tandem, Kuya Justin. Paolo G, itong gunman na makikita natin, gaya nung narinig din natin sa video, ay may tato anong, sa kanyang binte. At most likely, ito rin yung titignan ng ating mga kaibigan sa Philippine National Police na tumututok ho dito, ayan, sa incidenting ito. Ano? Pero Kuyang Paolo, ano daw yung ginagawa ni Kapitan doon sa lugar na yon, sa mga oras na yon? Ano? Ito ba, may mga kasama din ba siya dyan? May mga kaibigan ba siya na hindi kaya naman kapwa barangay official, ano, yeah, na nakasama nga nagroronda, nagbabantay diyan sa lugar na 'yan. On duty daw si itong si Kapitan Asban, aka Balot, Kuya Justin, at talagang 'yan yung ruta niya, ano, kaya
ang sinasabi nitong si Major De La Cruz, Kuya Justin, eh talagang pinagplanuhan. At yung mga kasamahan ho niya ay nagulat, eh, no? Dito sa pangyayari na, alam mo, Kuya Justin, eh, no? Ito pa nga yung nagiging hamon sa pambansang pulisya. Kung bakit, mga kaibigan, ito hong January 9 ay epektibo ho itong pagtatalaga ng COMELEC choke point, Kuya Justin. Alam naman natin kung saan nakaposisyon yan. Eh, no? Pero ito ho, ang problema ngayon sa maraming bayan, hindi lang ho sa Guagua, is yung bilang ho ng pulis, Kuya Justin. At ito ho raw, bayan ng Guagua, eh talagang maraming exit and entry point. Eh, no? Ilan ba ang mga tauhan ng PNP dyan ho sa Guagua, Pampanga? Eh, nasa, hindi ako nagkakamali, pagkakabanggit sa akin ni Major De La Cruz, Kuya Justin, eh, nasa 33. At yung ratio ho niya, mga kaibigan, eh, no? Dito pong mga pulis, dito ho sa populasyon naman ng Guagua, Pampanga, 1 is to 3,000, Kuya Justin. Imaginein mo yun, eh, no? Sa nagiging takbo nitong pagbabantay sa ating halalan, eh, no? Na simula ho January 9, andyan, nakikita ho natin nakaposisyon ito hong mga COMELEC checkpoint, at ang isa hong mandato ho nila e para mag-inspeksyon at maawat nga ho itong mga humahawak ng illegal ho, ayan, yung illegal na illegal weapon, you know, yung nakamamatay ho na weapon, at gaya na rin ho nitong ipinatutupad na gun ban. Pero ito nakalusot po yan, Justin. Ito nga, gaya nga ng comment ng ating tagapanood na si JD Yuma. Sabi niya, ayan, no? Parang kulang sa higpit, ha? Parang kulang yata sa higpit, gun ban naman, di ba? Ayan nga ho, nabanggit po yung JD, ano, yung observation din ho ninyo, yan din ho yung tanong ng marami sa ating mga kababayan. Pero gaya nga ho nang nabanggit ni Major De La Cruz, ano, ng Guagua Municipal Police, ay kulang ang kanilang ikakabilang, ano, para tutukan nga ito hong lahat, no? Lahat ng checkpoint o lahat ng entry and exit point dyan sa bayan ng Guagua, Pampanga. Pero Kuyang Paolo, yung mga kaanak dito nga si Kapitan, ano, nabanggit na ba kung ano ang magiging plano, kung saan ba ibuburol si Kap, at meron bang ika nga, o meron bang mga programa na alam mo na dahil pag ganyan, alam mo, public servant, marami din talaga yung inaasahan, eh lalo na alert level 3 pa rin tayo ngayon. So, konting pag-iingat lang din ho doon sa ating mga kababayan. Ano yung nabanggit nila kaugnay niya? Kuya Justin, mas interesado ngayon itong mga pamilya at supporter nitong pinaslang na kapitan, eh, no, itong pag-usad ng investigasyon. Dahil itong inaabangan nga na magiging resulta ng pagsisiyasat ng crime laboratory ng PNP ay makatutulong, eh, no, para at least makita, eh, no, kung ano ho yung makapag-uusad dito ho sa investigasyon ng PNP. So, yung profiling muna ang kailangan ngayon na matapos, Kuya Justin. At inaasahan na rin daw ni Police Major Joel De La Cruz, Kuya Justin, na bubuo itong provincial o itong Pampanga Provincial Police, eh, no, ng Special Task Force, Kuya Justin, na mag-iimbestiga dito. Na kasama na itong CIDG at magiging miyembro na lang, Kuya Justin, ito namang Guagua Municipal Police Station sa pag-iimbestiga, Kuya Justin. At isa rin sa aabangan natin kung ito'y makukonsidera na isang election-related violence, Kuya Justin. Eh, no? Dahil bagamat hindi raw ito kandidato ngayong panahon ho ng halalan 2022, eh isa rin ho sa gustong silipin ng PNP, eh, no? Kung gaano naman ho ito kaaktibo sa kanya pong mga sinusuportahan na politiko dito sa naturang bayan. Yan, Kuyang Paolo, naalala ko lang din itong kamakailan, naibalita naman natin sa bayan ng San Simon, ano, yung dating barangay captain ng Concepcion na tumatakbong konsehal nasawi rin sa pamamaril, ano, at ito naman isang barangay captain naman sa Santo Niño, Guagua, Pampanga. Ayan, Kuyang Paolo, antayin namin yung kanagdagang detalye ng balitang ito, at syempre ho yung CLTV balitaan at buong CLTV nakikiramay ho doon sa mga pamilya at kaanak at maging kaibigan ho nitong biktima, ano, kahit ika nga, kahit ano pa mga dahilan, kahit ano pa mga ika nga nangyari o ano man yung motibo, eh yung hunga pagpatay na ganyan, eh talagang parang kinukundi na ho ng ating mga kababayan. Ito, nasabi nga ng mga nagkokomento, condolence ho sa pamilya, Jeff Carlos Santiago. Ayan, condolence po sa pamilya ni Cap Balot. Ito namang si Let Boluspino, marami nang papatayin niyan, mag-election na, ako nakakatakot, sabi niya. Oo nga ho, naway hindi magkatotoo ho yung kinatatakutan natin yan, at hindi na maragdagan pa itong mga bilang na ito, ano, at
si Ralph Hipolito, ganun din, ano, condolence po. Ayan, si Fernando Palad, nagpapaabot din ng pakikiramay sa mga biktima ni Kapitan, pamilya, o sa mga pamilya ng biktima na si Kapitan Ranier Asban. Ayan. Maraming maraming salamat po sa inyong pagtutok din dito sa ating programang CLTV Balitaan. Kuya Paolo, mag-iingat ka at abangan namin yung karagdagang update, lalo na pag nailabas na yung autopsy at yung magiging plano naman ni Mayor Dante Torres, nabanggit mo kanina yung maglalabas ng pabuyarin, ano, para doon sa makapagtuturo nitong suspect. Ano, ayan ho, meron tayo pinapakita kanina na CCTV footage at nakuhanan yung mga suspect, yung hunggan man, merong tato sa kanyang binte. Ano, antayin na lang ho natin yung formal na anunsyo ng local government ng Guagua at maging ng Guagua Police, ano, kaugnay ho nitong yung pagpapaskil nila ng wanted, ano, o yung mga bukangan itong mga suspect. Matay na rin doon sa impormasyon na meron sila, naway makuha nga nila dahil gaya nga ho ng nabanggit, naka-helmet, ano, itong mga salarin. Ayan, si Paolo G. Santos ho ang nakasama natin. At sa iba namang mga balita, ito ho, mga kabalen, mga karehiyon, dyan sa may Tarlac, ano, dapat muna ho kayong manatili sa bahay kung kayo ho ay hindi pa nababakunahan kontra COVID-19. Maliban na lamang kung merong ho kayong bibiling importante, gaya na lamang ng pagkain, gamot at yung mga katulad na produkto. Ito daw ho ay nasasaad sa ordinansang ipinasa naman ng Sangguniang Panlalawigan para protektahan ang mga kababayan nating wala pang proteksyon kontra COVID-19. Narito pong detalye ng balitang yan. Isang ordinansa na mas maglilimita sa galaw ng mga hindi pa bakunadong Tarlakenyo ang inilabas ng Sangguniang Panlalawigan ng Tarlac upang higit na mapigilan umano ang pagkalat ng COVID-19. Ayon kay Vice Governor Carlito David, bagamat mayroong mga pumupuna sa Provincial Ordinance No. 01-2022, higit itong nararapat na maipatupad para na rin sa kaligtasan ng lahat. Ang purpose po na i-regulate po yung mobility ng mga ambassadors, yun ano, so, para ang kaya po nire-regulate yung mga mobility, yung pakilabas-labas ng mga wala pang bakuna ay para maprotektahan po sila. Sa ilalim ng nasabing ordinansa, lahat ng hindi pa bakunado at hindi pa ganap na nabakunahang mamamayan ay inaabisuhang manatili muna sa bahay kung wala namang importante yung pupuntahan. Maaari silang payagan na lumabas kung ang kanilang gagawing aktibidad ay mag-ehersisyo. Ngunit sa loob lamang ng kanikan nilang barangay, purok o subdivision. Ipinagbabawal din ang mga nasabing individual na pumasok sa mga kainan, mall, at iba pang indoor establishments. Bukod dito, hindi rin pinapayagan ang domestic travel sa pamamagitan ng mga pampublikong transportasyon sa lupa, dagat at himpapawid. Maliban na lamang kung bibili ng mga essential na produkto at serbisyo. Binigyang diin din ni Vice Governor David na kailangan muna nilang sumailalim sa RT-PCR test kada 2 linggo mula sa kanilang sariling bulsa at dapat magpakita ng negatibong resulta upang makapasok sa trabaho. Ang sino mang lalabag ay maaaring pagmultahin mula 500 pesos hanggang 3,000 pesos. Habang ang anumang establishmento ng negosyo na hindi susunod ay maaaring pagbayarin mula 3,000 pesos hanggang 5,000 pesos. Angelica Cara, CLTV News. Ayan ho, paalala dun sa ating mga kababayan na hindi pa bakunado o hindi pa fully vaccinated. Diyan sa lalawigan ho ng Tarlac, meron hong ordinansa ngayon na pinagbabawal nga sa paglalabas sa bahay ito ho nga mga wala pang bakuna contra COVID-19. Maliban na lamang kung kayo ho ay ika nga bibili ng mga essential goods gaya ng pagkain at gamot at yung mga iba pang kahalintulad na produkto. Pero ito daw ho ay paraan ng local government o ng provincial government para protektahan yung ating mga kababayan. Bagamat aminado ho sila na ito ay ika nga nakapagpatas ng kilay ng ilan sa ating mga kababayan, lalo na dyan sa may lalawigan ng Tarlac. Tanong ho ng marami, paano naman kung wala pa silang bakuna at gusto naman talaga magpabakuna? Ano? Maganda ho siguro ay maging malinaw din kung saan pwedeng magtungo at paano makakakuha rin ng bakuna itong ating mga kababayan, lalong-lalo na ho ngayon na alam naman ho natin naghihigpit na kaugnay nitong mga protocol sa mga unvaccinated
individuals. Ayan, sa pagbabalik po ng CLTV Balitaan, talakay naman ho natin itong work from home setup na ipinatutupad sa city government ng Babalakat. Ito ho'y nagpositibo rin sa COVID-19. Nagpositibo ulit ha? Si Mayor Crisostomo Garbo at positive din ho sa COVID-19. Si Mayor Vice Mayor Jel Daquino, kumustahin ho natin sila maya-maya lamang. At ito naman ho, dole, inatas ho sa mga employer na bigyan ng paid isolation at quarantine leaves ang kanilang mga empleyado. Ito ho ay para doon sa mga magpo-positibo sa COVID-19 o di kaya naman ay magiging close contact ng mga nagpositibo sa naturang sakit. Yan at marami pang iba ang ating tatalakayin sa pagbabalik ng CLTV Balitaan. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay ang pinakamabisang paraan para makaiwas sa COVID-19. Sundin lamang ang mga simpleng hakbang. Hugasan ang inyong mga kamay gamit ang sabon at tubig. Kuskusin mabuti ang inyong mga kamay. Magsimula sa palad hanggang sa pagitan ng mga daliri at likod ng kamay. Gawin ito sa loob ng 20 segundo. Panlawang mabuti ang inyong mga kamay at patuyuin ito gamit ang malinis na tuwalya. Laging tandaan, ang tubig ay sandata laban sa COVID-19. Ugaliing maghugas ng kamay sa wastong pamamaraan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Prime Water. In the Philippines, one of the first non-life insurance companies that established its head office outside Metro Manila emerged. Strength, integrity, and with a proven track record of service in the countryside. Join the journey to our third decade. Corporate guarantee. We value our commitment. Can deliver on demand on any vehicle, from motorbikes to trucks, from city sedans to spacious vans. The big, the small, our fleet moves them all. Download the Lala Move app. Lala Move. Welcome to Sensei. This program aims to feature people sharing their skills and talents to the church. Our Sensei will share their stories, journey, and will give us some tips about their forte. So don't forget to join us as we explore, learn, and improve here in Sensei. And you can catch us every Sunday, 10:30 a.m. on CLTV. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan. Oras po natin, alas 3:39 ng hapon, January 18. Araw po ng Martes, mga kabalen, mga karihon. Tuloy-tuloy po tayo sa ating mainit na balitaan. Nagpositibong muli sa COVID-19 si Babalakat City Pampanga Mayor Crisostomo Garbo at maging ang kanyang Vice Mayor na si Attorney Jel Daquino. Hindi pa naman tiyak kung saan nakuha ng mga opisyal ang impeksyon habang inaalam pa kung gaano karami rin ang kanilang close contact. Dahil dito ay pinatupad na rin ho yung work from home setup
para sa mga ilang empleyado ng city government ng Babalakat. Narito po ang detalye ng balitang yan. Halos puno ang schedule ni Mabalacat City Mayor Crisostomo Chris Garbo nang nagdaang Linggo. Hindi lamang ang meeting sa City Hall na kinabibilangan ng City Health Office at ilang mga empleyado ng City Hall ang kanyang dinaluhan, kundi may pagkakataon pa itong makikita sa mga larawan na ito na nasa medical assistance sa mga Mabalakenyo. Ayon kay Mayor Garbo, hindi pa niya tiyak kung saan siya nahawaan ng COVID-19. Ang alam umano niya ay naramdaman nito ang sintomas nitong nakalipas na araw ng Webes o January 14. Actually, may symptoms ako nung Thursday pa, no? Thursday last week. Okay. And then after 2 days, continue pa yung ano natin, yung symptoms natin na sort of then of the day. Hindi na ako nagpaano, nagkampante, so I have to call the swabber natin at nagpantigyan tayo. And it come out, positive ako COVID, no? Ng antigen test. And then pinatest ko na rin ang aking mga household, mga direct contact ko. Negative naman sila lahat, sa awa ng Diyos, no? Nagpatupad ng adjust work arrangement ang city government para mapigilan umano ang transmission sa City Hall. Dito ay maaaring mag-work from home ang mga department heads, kaya pati siya ay hindi na nag-leave at magiging operational pa rin umano ang trabaho nito sa Office of the Mayor. Hindi po ako nag-leave, yeah. Because actually, nung alert level 3 pa tayo, parang Paul, sumunod meron na tayong alternative working arrangement na sa bawat department head natin, except yung mga frontliners natin o yung mga critical department na tinatawag, na kailangan talagang yung bulk of the workforce kailangan pumapasok, kaya medyo minimal lang ang pagbawas natin, pero sa ibang department all ang pumapasok, ano, alternate sila. Sa ilalim ng home care system, mag-a-isolate umano sa bahay si Garbo. Nasa kasalukuyan ay wala na umano siyang nararamdaman na sore throat gaya ng naramdaman nito noong nakalipas na Linggo. Kumpa sa unang pagkakataon na siya'y tinamaan ng COVID-19 noong nakaraang taon. Anya, higit na mabilis ang recovery niya ngayon dahil siya ay fully vaccinated na. Samantala, kinumpirma rin ni Vice Mayor Gerald Aquino na nagpositibo din umano siya sa COVID-19. As of January 17, kabilang sina Mayor Garbo at Vice Mayor Gerald Aquino sa 459 active case sa lungsod. Paolo G. Santos, CLTV News. Ito po, pabatid naman sa lahat ng mga business owners, isang advisory po ang inilabas ng Department of Labor and Employment o DOLE na humihimok sa mga pribadong kumpanya na bigyan ng paid isolation at quarantine leaves ang mga manggagawang magpo-positibo sa COVID-19 o di kaya naman yung maituturing na close contact. Ayon ho sa DOLE, hindi raw dapat makaapekto sa iba pang mga benepisyo ang mga nasabing leave credits. Narito po ang detalye ng balitang yan. Hinimok ng Department of Labor and Employment o DOLE ang lahat ng employers sa pribadong sektor na magbigay ng paid isolation and quarantine leaves para sa kanilang mga manggagawa na nagpositibo sa COVID-19 o tinukoy bilang close contact na nagpositibo sa COVID-19. Sinabi ni Labor Secretary Silvestre Bello III sa Labor Advisory 1 Series of 2022 na ang paid isolation at quarantine leaves ay iba pa sa existing leave benefits sa ilalim ng polisiya ng mga kumpanya. Hinimok ang mga employer sa pakikipag-consulta sa mga manggagawa o employee representative na i-adopt at ipatupad ang nararapat na paid isolation at quarantine leave program maliban sa existing leave benefits sa ilalim ng polisiya ng kumpanya, collective bargaining agreement, Labor Code of the Philippines at special laws. Nakasaad sa sinasabing advisory na kailangang lahat ng pribadong empleyado ay kumpletuhin ng home-based o facility-based quarantine o isolation period ng empleyadong tinukoy bilang close contact, suspected, probable, o confirmed case alinsunod sa guidelines ng Department of Health o DOH. Nakasaad din na ang paid isolation at quarantine leaves ay hindi dapat makaapekto sa iba pang mga benepisyo na ibinibigay ng Social Security System at ng Employees' Compensation Commission. Sa ilalim ng DOH guidelines, mas pinaikli na ang bilang ng araw ng quarantine o isolation.
Una nang inanunsyo ng DOH ang pagpapaikli ng quarantine period ng mga nagpo-positibo sa COVID-19. Magkaiba ang protocol sa mga bakunado at hindi bakunado. Para sa general public at healthcare worker, kapag fully vaccinated at nagka-COVID pero asymptomatic o mild ang sintomas, 7 araw lang required mag-quarantine. Pero kung hindi bakunado, 10 araw dapat. Kapag moderate naman ang sintomas, bakunado man o hindi, 10 araw magka-quarantine. 21 araw naman kapag severe critical case o immunocompromised. Para naman sa mga close contact pero walang sintomas ng COVID-19. Para sa general public, 5 araw ang quarantine period para sa mga bakunado at 14 araw para sa mga hindi bakunado. Angelica Cara, CLTV News. Abangan sa pagbabalik ng CLTV Balitaan. Ito ho, sisimulan na sa darating na Pebrero yung upgrading ng Candaba Viaduct northbound portion. At kumustahin ho natin yung ating mga guro at mga mag-aaral na nasa ilalim ngayon sa tinatawag na academic health break na ipinatupadaman ng Department of Education. Yan at marami mang iba sa pagbabalik ng CLTV Balitaan. Bilang leader, dapat laging malinaw at nagsisimula ang lahat sa malinaw na paningin. Ang iBerry ay dietary supplement na may iBright Flower Extract at Bilberry Berry. Ito ang malinaw para sa akin. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. You can deliver on demand, here, there, everywhere. From the near to the far away, from wherever you are to wherever this is. Deliver to more destinations locally with our ever-expanding reach. Download the Lala Move app. Lala Move. Association of Land and Sea. The world created in front of me. Next on Business Unusual, how does not giving up and quitting lead to success? Take a look back at the story of Mr. Ryan Patawaran on Biz Insider. Featured on Biz Labs, want to make your event extra special? Have an impressive grazing table and lush grazing platters from the Golden Graze PH. Let's get down to business with Nicolette Hanson. He's on this Wednesday, 7 p.m. Tune in to CLTV or catch your live simulcast on our official Facebook accounts. Business as usual, only here on CLTV. Mga karehiyon, sa nalalapit na eleksyon 2022, marami pa rin sa atin ang may katanungan tungkol sa pagboto ng party list. Tandaan na ang party list system ay binuo para mabigyan ng boses sa Kongreso ang mga underrepresented at mga sektor na nasa laylayan ng lipunan. Kaya naman napakahalagang maging maalam at maging masusi sa pagpili ng mga ihahalal na mamumuno ng ating bansa. Kaya heto ang 5 bagay na makakatulong sa inyo sa pagpili ng iboboto ng party list. Ang una sa aming listahan, maraming sektor na nasa laylayan ng lipunan ang nais magkaroon at marinig ang kanilang boses sa Kongreso. Kaya naman maging mamanuri sa iboboto ng party list at siguraduhin na kumakatawan nito sa mga underrepresented minority. Pangalawa,
ang pagboto sa party list o organisasyon ay hindi pagboto sa isang individual na tao. May 5 nominee ang bawat partido. Mas mainam na suriin ang advokasya o ang kinakatawan ng isang party list para maglukluk ng kanilang representative kaysa sa pagtingin lamang at pagbigay ng inyong boto sa kanilang personalidad. Pangatlo, ang isang botante ay may karapatang bumoto ng isang party list, kaya ang boto mo ay mahalaga. Pang-apat, upang may mailuklok na representative ang isang party list, kinakailangang makakuha sila ng 2% sa total number of votes. At ang huli sa aming listahan, ang mailuluklok na party list representatives ay hindi second-class congressperson dahil magkakaroon din siya ng parehong responsibilidad, benepisyo at kapangyarihan tulad ng ibang may hahalal na congressperson sa mga distrito. Bagamat isang boto lamang ang pwede mong ibigay sa party list, ang isang boto na ito ang magiging boses ng mga sektor na nasa laylayan ng lipunan. Tandaan, sa Mayo 2022, ang bawat boto ay mahalaga, kaya naman tayo ay bumoto ng tama dahil buhay natin ang nakataya. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng CLTV. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan. Ito mga kabalen, mga karehiyon at sa lahat ho ng mga motorista na panay ang daan o paggamit dyan sa may North Luzon Expressway. Ito ho, ikinatuwa o nakatakda ng simula ng North Luzon Expressway Corporation o yung NLEX Corporation ang upgrading ng northbound portion ng Candaba Viaduct. Pagpasok ho yan ng buwan ng Pebrero. Ngayon pa lamang ho ay naabisuhan na ang mga motorista sa posibleng pagsikip ng dali ng trapiko, bagamat magbubukas raw ng alternatibong mga daanan. Para sa iba pang detalye ng balitang yan, narito ho si Jenna Lumbang Karungao. Taong 2019 ang simula ng North Luzon Expressway ang upgrade ng Candaba Viaduct. Natapos na ang southbound segment nito noong May 2021 at on the way na ang upgrading ng northbound portion para sa completion ng proyekto. Nakatakdang simula ng paggawa pagpasok ng buwan ng Pebrero. Sakop nito ang 5-kilometer bridge sa pagitan ng Pulilan, Bulacan at Apalit, Pampanga. Nitong nakaraang taon, nauna nang itinayo ang priority link slabs ng tulay. Kaugnay nito, inaasahan ang pagsisikip ng trapiko. Abiso ng NLEX Corporation, maglalagay sila ng temporary steel bailey bridge para sa mga maliliit na sasakyan. Para sa mga cargo trucks ay bubuksan ang counterflow lane ng southbound portion. Ang Candaba Viaduct ay nagsisilbing dugtungan ng Metro Manila, North Luzon at Central Luzon. Maliban sa northbound portion ng viaduct, target din ang masimulan ngayong taon ang pagpapatayo ng ikatlong tulay dahil inaasahan ang pagdagsa ng mga motorista kapag nakompleto na ang Candaba Viaduct project. Inaasahan matatapos ang konstruksyon ng northbound portion sa buwan ng Hunyo. Kasama si Jenna Lumbang Parungao, JM Desus, CLTV News. Sa iba pang mga balita, ito, ikinatuwa ng mga mag-aaral, guro at maging mga magulang ang pagpapatupad ng academic health break ng Department of Health ngayong patuloy ho ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa bansa. Ayon sa kanila, panahon daw ito para makapagpahinga at magpalakas ng pangangatawan, lalo pat na riyan pa rin ang banta ng COVID-19 Omicron variant. Narito po ang detalye ng balitang yan. Dahil sa patuloy pa rin pagtaas ng bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa, minabuti ng Department of Education na bigyan ng kakayahan ng mga regional offices at school division offices nito na magsagawa ng academic health break para sa mga mag-aaral, maging sa mga guro sa pampublikong paaralan. Maging ang mga pribadong paaralan ay maaari rin umano magsagawa ng health break base sa kanilang sariling diskresyon. Kabilang sa mga nagpatupad nito ay ang school division ng DepEd sa Pampanga. Kaya naman laking tuwa ng mga guro at mag-aaral, pati na rin ang kanilang mga magulang, dahil malaking tulong umano ang health break na ito para makapagpahinga ang mga estudyante, maging ang mga guro. Maiiwasan po namin yung pagpupuyat po, tsaka po
Yung sakit po, malalayo po namin kahit 1 week lang po yung health break po. Para sa ina ng grade 8 student na si Yuri Serrano sa siyudad San Fernando, panahon daw ito para makapagpahinga ang kanyang anak mula sa mga aralin. At sapat na yan, kahit na 5 days lang po, at least nakapagpahinga po sila. Tsaka hindi na po masyadong magpupuyat. Tsaka wala nang masyadong iniisip. Ganito rin ang pananaw ng grade 8 student na si Vincent at ina nito na si Hazel Aplicano. Nakakatulog po siya kasi nakakapagpahinga po kami ng kahit may konting panahon po. Ang makapagpahinga sila ng maayos at saka iwas stress sa mga ganitong panahon, yung COVID. Ayon naman kay Anne Escobedo, high school teacher sa De La Paz Libutad High School, San Simon, magbibigay daan ng academic health break sa kagaya niyang guro na makapagpahinga sa pagtuturo ngayong pandemya. Bilang isang guro po, malaki po yung maitutulong ng academic break or yung tinatawag po ng DepEd na health break kasi ito po yung time hindi lang para sa mag-aaral, sa magulang, pati na rin po sa mga guro, kapwa-guro, para ma-refresh po yung energy po namin. Hindi lang po yung physical health, pati na rin po yung mental health na naranasan po natin sa gitna po ng pandemya. Pagkakataon din umano nila ito upang mapalakas ang resistensya, lalo pat may banta ng Omicron variant ng COVID-19 dahil sila ang umaharap sa magulang ng mga estudyante. Naniniwala din si Escobedo na mas mare-refresh at mabibigyang enerhiyang muli ang mga bata sa pagsagot ng mga module matapos ang 5 araw na pahinga. Pabor din dito ang mga guidance counselor. Health break ng mga bata ngayon, it's really very important and thank God sa mga nag-push nito, lalo na sa Department of Education kasi nakita nila yung importance ng health and well-being ng mga bata, ng mga parents, as well as, syempre, ng mga facilitators ng learning, which are the teachers, syempre. First, it will help them to recover from the stress. And then, makaka-restart sila, ma-refresh yung mind nila, and with that days na kapag restart sila, naka-refresh sila, makaka-refocus muli sila sa kanilang mga modules na sinasagutan and sa kanilang pagbabalik, mas magiging productive sila and well-motivated na sila kasi talagang na-drain yung kanilang isip sa mga nagdaang mga araw. Maaari naman ang gamitin ng mga estudyante ang isang linggong pahinga upang gawin ang mga bagay na nakapagpapasaya sa kanila. Sa mga araw din umano ng health break ay dapat wala umanong school-related activities na ipagagawa sa mga bata. Dapat din umanong masiguro ng mga magulang na magkakaroon ng family bonding sa kanilang tahanan. At huwag muna pag-usapan ng mga bagay na maaaring magdulot ng stress sa mga bata. Maliban sa Pampanga, ay nagpatupad din ng kanika nilang academic health break para sa mga nasa kindergarten hanggang high school sa mga pampublikong paaralan sa ibang probinsya sa Central Luzon. Bilang dyan ang Bulacan, Nueva Ecija at Bataan, kung saan tatagal ang academic health break hanggang January 28. Ang academic break naman sa Zambales ay tatagal hanggang January 29, habang January 21 naman sa Tarlac. Ang Angeles City naman ay nagdeklara ng academic health break mula January 17 hanggang 21 para sa lahat ng antas, prebado man o pampublikong paaralan. Marian Lozano, CLTV News. Ayan, nanonood ho sa ating programa si ating Blesilda Enriquez mula Obando, Boracan at si Jenny Basilio Gomez. Ayan, maraming salamat ho sa pagtutok dito sa CLTV Balitaan. Ito ho, silipin naman ho natin sa puntong ito ang mga aktibidad ng mga taga-suporta ng iba't ibang presidential at vice presidential candidates dito ho sa Central Luzon. Sa kabila ng patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19, ay patuloy pa rin ang pagtulong ng ilang mga taga-suporta sa Central Luzon ng mga presidential at vice presidential candidate sa 2022 elections. Nitong January 16, ay nagsagawa mga taga-suporta ng Lenny Kiko Tandem ng isang medical mission sa Madapdap Resettlement, Mabalacat City, Pampanga. Laking pasasalamat naman ng ilang mga naserbisyo ng libreng medical consultations mula sa Doctors for Lenny Kiko. Ayon sa mga residente, ay malaking tulong umano sa kanila ang isinagawang programa. Maliban sa libreng medical check-up, ay namigay din ang mga taga-suporta ng Lenny Kiko Tandem ng mga libreng medisina para sa mga residente. Tumagal ang medical mission mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Samantala,
Nagsagawa naman ng donation drive noong January 13 para sa mga nasalanta ng bagyong Odette ang mga taga-suporta ni Presidential Aspirant Bongbong Marcos sa Zambales. Sa Facebook post ng BBM Youth Movement Zambales, pinasalamatan nito ang mga taong nagbigay ng tulong para sa isinagawa nilang programa. Samantala, namigay naman ng libreng t-shirt at vitamin C ang mga taga-suporta ng ISCO Ong Tandem sa Nueva Ecija. Ayon sa Facebook post ng ISCO para sa Nueva Ecija, asahan umano ang patuloy nilang pag-iikot sa probinsya upang maipaabot ang mga t-shirt at bitamina na mula umano sa tambalang ISCO Moreno at Doc Willie Ong. Marian Lozano, CLTV News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Mamaya hong gabi, samahan natin si Jennifer Salenga alas 6 sa CLTV News para sa karagdagang detalye pa ng ibang malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Kasama po ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Justin Dizon. Ito ang CLTV Balitaan. Karehiyon, Kabalen. Maraming salamat po at ingat po tayo palagi.
ang purpose po ng para i-regulate po yung mobility ng mga nilang wala pang bakuna ay para maprotektahan po sila. Sa ilalim ng nasabing ordinansa, lahat ng hindi pa bakunado at hindi pa ganap na nabakunahang mamamayan ay inaabisuhang manatili muna sa bahay kung wala namang importanteng pupuntahan. Maaari silang payagan na lumabas kung ang kanilang gagawing aktibidad ay mag-ehersisyo. Ngunit sa loob lamang ng kanikan nilang barangay, purok o subdivision, ipinagbabawal din ang mga nasabing individual na pumasok sa mga kainan, mall, at iba pang indoor establishments. Bukod dito, hindi rin pinapayagan ang domestic travel sa pamamagitan ng mga pampublikong transportasyon sa lupa, dagat at himpapawid. Maliban na lamang kung bibili ng mga essential na produkto at serbisyo. Binigyang diin din ni Vice Governor David na kailangan muna nilang sumailalim sa RT-PCR test kada 2 linggo mula sa kanilang sariling bulsa at dapat magpakita ng negatibong resulta upang makapasok sa trabaho. Ang sino mang lalabag ay maaaring pagmultahin mula 500 pesos hanggang 3,000 pesos, habang ang anumang establishmento ng negosyo na hindi susunod ay maaaring pagbayarin mula 3,000 pesos hanggang 5,000 pesos. Angelica Cara, CLTV News. Nagpositibo muli sa COVID-19 si Mabalacan City Mayor Crisostomo Chris Garbo at ang kanyang vice alcalde na si Attorney Zelda Aquino. Hindi kung saan nakuha ng alcalde ang infection habang inaalam pa kung gaano karami ang close contact nito dahil sa nakalipas na linggo ay iba't iba rin ang kanyang nakasanamuha. Narito ang report. Halos puno ang schedule ni Mabalacat City Mayor Crisostomo Chris Garbo ng nagdaang linggo. Hindi lamang ang meeting sa City Hall na kinabibilangan ng City Health Office at ilang mga empleyado ng City Hall ang kanyang dinaluhan, kundi may pagkakataon pa itong makikita sa mga larawan na ito na nasa medical assistance sa mga Mabalakenyo. Ayon kay Mayor Garbo, hindi pa niya tiyak kung saan siya nahawaan ng COVID-19. Ang alam umano niya ay naramdaman nito ang sintomas nitong nakalipas na araw ng Huwebes o January 14. Actually, may symptoms ako nung Thursday pa, no? Thursday last week. Okay. And then after 2 days, that continue pa yung ano natin, yung symptoms natin na sore throat. Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Barangay Captain sa Guagua,
patay matapos pagbabarilin ng riding in tandem. Kasong simple disobedience laban sa 11 student activist sa Zambales, binasura ng korte. Upgrading ng Cantaba Viaduct northbound portion magsisimula na sa Pebrero. At Tarlaken yung di pabakunado, stay at home daw muna ayon sa sangguniang panlalawigan. Magandang gabi ka, Rehiyon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon. Dapat munang manadili sa kanilang mga tahanan ang mga Tarlaken yung hindi pa nababakunahan kontra COVID-19, maliban na lamang kung bibili ng mga pagkain, gamot at kahalintulad na produkto. Ito po ang nakasaad sa isang ordinansa na inilabas ng sangguniang panlalawigan upang higit daw na mapigilan ang pagkalat ng COVID-19. Narito ang detalye ng balita niya. Isang ordinansa na mas maglilimita sa galaw ng mga hindi pa bakunadong Tarlakenyo ang inilabas ng sangguniang panlalawigan ng Tarlac upang higit na mapigilan umano ang pagkalat ng COVID-19. Ayon kay Vice Governor Carlito David, bagamat mayroong mga pumupuna sa Provincial Ordinance No. 01-2022, higit itong nararapat na maipatupad para na rin sa kaligtasan ng lahat. Ang purpose po, para i-regulate po yung mobility ng mga advanced person, ano? So, para ang kaya po nire-regulate yung mga mobility, no? Yung paglabas-labas ng mga wala pang bakuna ay para maprotektahan po sila. Sa ilalim ng nasabing ordinansa, lahat ng hindi pa bakunado at hindi pa ganap na nabakunahang mamamayan ay inaabisuhang manatili muna sa bahay kung wala namang importante yung pupuntahan. Maaari silang payagan na lumabas kung ang kanilang gagawing aktibidad ay mag-ehersisyo. Ngunit sa loob lamang ng kani-kanilang barangay, purok o subdivision. Ipinagbabawal din ang mga nasabing individual na pumasok sa mga kainan, mall at iba pang indoor establishments. Bukod dito, hindi rin pinapayagan ng domestic travel sa pamamagitan ng mga pampublikong transportasyon sa lupa, dagat at himpapawid. Maliban na lamang kung bibili ng mga essential na produkto at serbisyo. Binigyan din ni Vice Governor David na kailangan muna nilang sumailalim sa RT-PCR test kada 2 linggo mula sa kanilang sariling bulsa at dapat magpakita ng negatibong resulta upang makapasok sa trabaho. Ang sino mang lalabag ay maaaring pagmultahin mula 500 pesos hanggang 3,000 pesos. Habang ang anumang establishmento ng negosyo na hindi susunod ay maaaring pagbayarin mula 3,000 pesos hanggang 5,000 pesos. Angelica Cara, CLTV News. Nagpositibo muli sa COVID-19 si Mabalacat City Mayor Crisostomo Chris Garbo at ang kanyang vice alcalde na si Attorney Gel Aquino. Hindi pa di akong saan nakuha ng alcalde ang infection habang inaalam pa kung gaano karami ang close contact nito dahil sa nakalipas na linggo ay iba't iba rin ang kanyang nakasalamuha. Narito ang report. Halos puno ang schedule ni Mabalacat City Mayor Crisostomo Chris Garbo ng nagdaang linggo. Hindi lamang ang meeting sa City Hall na kinabibilangan ng City Health Office at ilang mga empleyado ng City Hall ang kanyang dinaluhan, kundi may pagkakataon pa itong makikita sa mga larawan na ito na nasa medical assistance sa mga Mabalakenyo. Ayon kay Mayor Garbo, hindi pa niya tiyak kung saan siya nahawaan ng COVID-19. Ang alam umano niya ay naramdaman nito ang sintomas nitong nakalipas na araw ng Huwebes o January 14. Actually, may symptoms ako nung Thursday pa, no? Thursday last week. Okay. And then after 2 days, that continue pa yung ano natin, yung symptoms natin na sore throat and headache. Hindi na ako nagkampante, so I have to call the swabber natin. At nag-pantigen tayo. And it come out positive ako ng COVID, no, ng antigen test.
And then, pinatest ko na rin ang aking mga household, mga direct contact ko. Negative naman sila lahat sa awa ng Diyos, no? Nagpatupad ng adjust work arrangement ang city government para mapigilan umano ang transmission sa City Hall. Dito ay maaaring mag-work from home ang mga department heads, kaya pati siya ay hindi na nag-leave at magiging operational pa rin umano ang trabaho nito sa Office of the Mayor. Hindi po ako nag-leave, yeah. Because actually, nung alert level 3 pa tayo, parang Paul, so meron na tayong alternative working arrangement na sa bawat department head natin, except yung mga frontliners natin o yung mga critical department na tinatawag na kailangan talagang yung bulk of the workforce kailangan pumapasok, kaya medyo minimal lang ang pagbawas natin. Pero sa ibang department, all ang pumapasok, alternate sila. Sa ilalim ng home care system, mag-a-isolate umano sa bahay si Garbo. Nasa kasalukuyan ay wala na umano siyang nararamdaman na sore throat gaya ng naramdaman nito noong nakalipas na linggo. Kumpara sa unang pagkakataon na siya'y tinamaan ng COVID-19 noong nakaraang taon, anya, higit na mabilis ang recovery niya ngayon dahil siya ay fully vaccinated na. Samantala, kinumpirma rin ni Vice Mayor Gerald Aquino na nagpositibo din umano siya sa COVID-19. As of January 17, kabilang sina Mayor Garbo at Vice Mayor Gerald Aquino sa 459 active case sa lungsod. Paolo G. Santos, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Academic health break, malaking ginhawa umano sa mga guro at mag-aaral. Paid isolation at quarantine leaves dapat daw ibigay ng mga employers sa kanilang empleyado ayon sa DOLE. At mahigit 300 empleyado ng Angeles City Government sa mailalim sa antigen testing na natiling nakatutok para sa iba pang nangungunang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pa mga nangungunang balita, ikinatuwa ng ilang mga mag-aaral, guro at magulang ang pagpapatupad ng academic health break ng Department of Education o DepEd. Ngayon patuloy ng pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa bansa. Ayon po sa kanila, panahon daw ito para makapagpahinga at magpalakas ng katawan, lalo't nariyan pa rin ang banta ng Omicron variant. May balita si Marion Lozano. Dahil sa patuloy pa rin pagtaas ng bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa, minabuti ng Department of Education na bigyan ng kakayahan ng mga regional offices at school division offices nito na magsagawa ng academic health break para sa mga mag-aaral, maging sa mga guro sa pampublikong paaralan. Maging yung mga pribadong paaralan ay maaari rin umano magsagawa ng health break base sa kanilang sariling diskresyon. Kabilang sa mga nagpatupad nito ay ang school division ng DepEd sa Pampanga. Kaya naman laking tuwa ng mga guro at mag-aaral, pati na rin ng kanilang mga magulang, dahil malaking tulong umano ang health break na ito para makapagpahinga ang mga estudyante, maging ang mga guro. Maiiwasan po namin yung pagpupuyat po, tsaka po yung sakit po, malalayo po namin kahit 1 week lang po yung health break. Para sa ina ng grade 8 student na si Yuri Serrano sa siyudad San Fernando, panahon daw ito para makapagpahinga ang kanyang anak mula sa mga aralin. Sapat na yan, kahit na 5 days lang po, at least nakapagpahinga po sila. Saka hindi na po masyadong magpupuyat. Saka wala na masyadong iniisip. Ganito rin ang pananaw ng grade 8 student na si Vincent at ina nito na si Hazel Aplicano. Makakatulong po siya kasi nakakapagpahinga po kami ng kahit may konting panahon po. Ang makapagpahinga sila ng maayos at saka iwas stress sa mga ganitong panahon, yung COVID. Ayon naman kay Anne Escobedo,
high school teacher sa De La Paz Libutad High School, San Simon, magbibigay daan ng academic health break sa kagaya niyang guro na makapagpahinga sa pagtuturo ngayong pandemya. Bilang isang guro po, malaki po yung maitutulong ng academic break or yung tinatawag po ng DepEd na health break kasi ito po yung time hindi lang para sa mag-aaral, sa magulang, pati na rin po sa mga guro, kapwang guro, para ma-refresh po yung energy po namin. Hindi lang po yung physical health, pati na rin po yung mental health na nararanasan po natin sa gitna po ng pandemya. Pagkakataon din umano nila ito upang mapalakas ang resistensya, lalo pagbanta ng Omicron variant ng COVID-19 dahil sila ang umaharap sa magulang ng mga estudyante. Naniniwala din si Escobedo na mas mare-refresh at mabibigyang enerhiya muli ang mga bata sa pagsagot ng mga module matapos ang 5 araw na pahinga. Pabor din dito ang mga guidance counselor. Health break ng mga bata ngayon is really very important. And thank God sa mga nag-push nito, lalo na sa Department of Education, kasi nakita nila yung importance ng health and well-being ng mga bata, ng mga parents, as well as, syempre, ng mga facilitators ng learning, which are the teachers, syempre. First, it will help them to recover from the stress. And then, makaka-restart sila, marirefresh yung mind nila, and with that days na kapag they start sila, naka-refresh sila, makaka-refocus muli sila sa kanilang mga modules na sinasagutan, and sa kanilang pagbabalik, mas magiging productive sila and well-motivated na sila kasi talagang na-drain yung kanilang isip sa mga nagdaang mga araw. Maaari din umanong gamitin ng mga estudyante ang isang linggong pahinga upang gawin ng mga bagay na nakapagpapasaya sa kanila. Sa mga araw din umano ng health break ay dapat wala umanong school-related activities na ipagagawa sa mga bata. Dapat din umanong masiguro ng mga magulang na magkakaroon ng family bonding sa kanilang tahanan. At huwag muna pag-usapan ng mga bagay na maaaring magdulot ng stress sa mga bata. Maliban sa Pampanga, ay nagpatupad din ng kanilang academic break para sa mga nasa kindergarten hanggang high school sa mga pampublikong paaralan sa ibang probinsya sa Central Luzon. Kabilang dyan ang Bulacan, Nueva Ecija at Bataan, kung saan tatagal ang academic health break hanggang January 28. Ang academic break naman sa Zambales ay tatagal hanggang January 29, habang January 21 naman sa Tarlac. Ang Angeles City naman ay nagdeklara ng academic health break mula January 20 hanggang 21 para sa ng antas, prelaman o ang publikong paaralan. Marlon Lano, TV News. Isang advisory ang nilabas ng Department of Labor and Employment o DOLE na humihimok sa mga pribadong kumpanya na bigyan ng paid isolation at quarantine leave sa mga manggagawang magpo-positibo sa COVID-19 o di kaya naman ay may tuturing na close contact. Kahit po sa DOLE, hindi dapat makaapekto sa iba pang mga benepisyo ang mga nasabing leave credits. Narito ang detalye ng balita niya. Hinimok ng Department of Labor and Employment o DOLE ang lahat ng employers sa pribadong sektor na magbigay ng paid isolation and quarantine leaves para sa kanilang mga manggagawa na nagpositibo sa COVID-19 o tinukoy bilang close contact na nagpositibo sa COVID-19. Sinabi ni Labor Secretary Silvestre Bello III sa Labor Advisory 1 Series of 2022 na ang paid isolation at quarantine leaves ay iba pa sa existing leave benefits sa ilalim ng polisiya ng mga kumpanya. Hinimok ang mga employer sa pakikipagkonsulta sa mga manggagawa o employee representative na i-adopt at ipatupad ang nararapat na paid isolation at quarantine leave program maliban sa existing leave benefits sa ilalim ng polisiya ng kumpanya, collective bargaining agreement, Labor Code of the Philippines at special laws. Nakasaad sinasabing advisory na kailangang lahat ng pribadong empleyado ay kumpletuhin ng home-based o facility-based quarantine o isolation period ng empleyadong tinukoy bilang closed contact, suspected, probable, o confirmed case alinsunod sa guidelines ng Department of Health o DOH. Nakasaad din na ang paid isolation at quarantine leaves ay hindi dapat makaapekto sa iba pang mga benepisyo na ibinibigay ng Social Security System at ng Employees' Compensation Commission. Sa ilalim ng DOH guidelines,
mas pinaikli na ang bilang ng araw ng quarantine o isolation. Una nang inanunsyo ng DOH ang pagpapaikli ng quarantine period ng mga nagpo-positibo sa COVID-19. Magkaiba ang protocol sa mga bakunado at hindi bakunado. Para sa general public at healthcare worker, kapag fully vaccinated at nagka-COVID pero asymptomatic o mild ang sintomas, itong araw lang required mag-quarantine. Pero kung hindi bakunado, 10 araw dapat. Kapag moderate naman ang sintomas, bakunado man o hindi, 10 araw magko-quarantine. 21 araw naman kapag severe critical case o immunocompromised. Para naman sa mga close contact pero walang sintomas ng COVID-19, para sa general public, 5 araw ang quarantine period para sa mga bakunado at 14 araw para sa mga hindi bakunado. Angelica Cara, CLTV News. Upang matiyak ang kaligtasan ng mga empleyado sa City Hall ng Angeles, isinailalim ito sa antigen testing nitong Lunes. Ipinatupad na rin ang flexible working arrangement kung saan may mga empleyado na naka-work from home. Parang daw po ito upang protektahan sila mula sa banta ng COVID-19. Narito ang report. Nasa 356 na kumpanya ng Angeles City Government ang sumailalim sa antigen testing nitong Lunes, January 17, 2022. Utos ito ni Mayor Carmelo Lazatin Jr. upang matiyak daw ang kaligtasan ng mga empleyado at matukoy ng maaga ang mga infected ng COVID-19 virus. Ayon sa alkalde, sa kasalukuyan ay nagpapatupad ng skeletal workforce sa City Hall at 7-day workweek schedule pa rin. Ngayong mataas ang kaso ng COVID-19, kailangan daw ipatupad ito bilang pag-iingat sa mga empleyado. Libre ang isinagawang antigen testing sa mga empleyado. Ayon kay Lazatin, ang mga empleyado na nagpositibo sa antigen test ay dinala ng Angeles City Disaster Risk and Management Office sa Rafael Lazatin Memorial Medical Center o RLMMC at ia-assess ng mga health worker. Ayon naman kay City Health Officer Dr. Verona Guevara, papayagan ng mga empleyado na mag-self-isolate matapos ma-assess ng Barangay Health Emergency Responses dahil ipinatutupad ng syudad ang guidelines ng DOH sa home isolation at quarantine para sa mga fully vaccinated individuals. Dagdag pa ni Guevara, nakaramihan sa mga pasyente na pinapayagan mag-self-isolate ay yung may mga mild symptoms. Para naman sa mga pasyenteng walang kapasidad para sa self-isolation o kulang ng sapat na pasilidad na required para sa home isolation, dadalhin sila sa designated quarantine centers ng syudad. Samantala, una nang nalunsad ng telemedicine hotline ng city government kung saan makaka-access ng libreng konsultasyong medikal ang mga Angelenyo na naka-home isolation o quarantine 24/7 sa pamamagitan ng phone calls at messenger. Ang mga prescribed medicine ay idinadeliver din sa mismong tahanan ng mga pasyente. Patuloy naman ang apela ni Lazatin sa mga Angeleno na mag-ingat at sumunod sa minimum health protocol. As of January 17, 2022, nasa 709 ang total active cases ng syudad. Angelica Cara, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Ilalanin ng kandidatong si Vika Gonzalez, aspiring board member sa 3rd District ng Pampanga. Silipin ang aktibidad ng mga taga-suporta ng ilang presidential at vice-presidential candidates sa Central Luzon. At upgrading ng Candaba Viaduct Northbound portion magsisimula na sa Pebrero. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. Ang ating pong panauhin ngayong gabi ay nakatapos ng Bachelor of Science in Business Administration, Major in Management sa University of Asia and the Pacific. Siya rin ay naging Chief Political Affairs Officer ng kanyang ama na si Congressman Dong Gonzales noong 2016
hanggang 2021. Sa kasalukuyan, siya po ang Chief Financial Officer ng A.D. Gonzalez Junior Construction and Trading Company Incorporated. Edukasyon at kalusugan umano ang magiging prioridad niya kung sakaling maluklok bilang board member sa ikatlong distrito ng Pampanga. Mga karehiyon, kilalanin po natin si Mika Gonzalez. Magandang gabi sa inyo, Ma'am Mika. Welcome sa CLTV News. Good evening po, Ms. Jennifer, and sa lahat po ng tumatangkilik sa CLTV News po. Good evening po. Ayan, ang ating pong panauhin ay napakabata, no? At an early age, no? Pinasok o nais na niyang pasukin ang mundo ng politika. Bakit nga ba, Ma'am Mika, bakit mo naisipan, bakit ka nagdesisyon na tumakbo bilang board member, no? Kasabay na iyong kapatid, ano, na invite na rin natin si Engineer Brenz, no, Gonzalez, na tumatakbo naman bilang city councilor sa San Fernando. Bakit naisipan ninyong dalawa, no? Pareho pong mga bata pa ito na pasukin ang politika. Ma'am Mika. Opo. 2004 po, si congressman po ang aming ama ay tumakbo bilang board member. And I was 10 years old po during that time. At siguro po bilang syempre idol ko po ang tatay ko, sabi ko po noon, sana one day makapagserbisyo din po ako sa syudad ng San Fernando at sa the rest of 3rd District. At sakto naman po, naging chief of staff po ako ni Congressman Dong from 2016 to 2021 po. So doon po sa 6 years po na yun, parang mas naingganyo po ako lalo na makapagserbisyo po sa 3rd District of Pampanga dahil po everyday yun po ang ginagawa ko, tumutulong, umaasikaso sa trabaho po sa Kongreso. Pero Ma'am Mika, no, same with your brother, habang nag-aaral, you are helping your father, no, in fulfilling his job bilang isang politician. Ito bang pagiging pagtatrabaho mo bilang chief of staff, no, ng iyong ama, was this your personal decision talaga or somehow siguro ang tatay mo rin kinausap ka ba, may ganun bang nangyari, ano, para hindi na siya mahirapan, ano, kapamilya na niya ang makakatrabaho niya? Initially po, Miss Jennifer, it was offered to me by my father. And sabi niya, hindi biro ang pumasok sa politiko kasi po bilang staff, 24/7 din po ang trabaho. At inisip ko naman po yun at sabi ko, maganda pong opportunity to para mas makilala ko po ang tatay ko, no? In terms po sa pagtatrabaho. So nag-agree po ako, sabi ko, sige po kong tang, susubukan ko po nga yung in-offer niyo po sa akin trabaho bilang isang chief of staff. At nagustuhan ko po siya. Mm-hmm. Ano bang meron sa serbisyo publiko? I mean, ikaw at ang iyong kapatid, ano, ay nakatapos at na magaganda, no, yung mga school na pinuntahan ninyo. In fact, kanina, no, sa ating introduction, ikaw ay currently, no, nagtatrabaho na sa sarili ninyong kumpanya, no? Well, company ng pamilya, no? Bakit naisipan mo pang umabol, no, for a position sa gobyerno? Malaking factor po, Miss Jennifer, yung nagtrabaho po ako sa kanya bilang staff. At sa loob po ng 6 years, siyempre po marami pong brainstorming, maraming planning, at na-realize ko po bilang isang individual, kapag po tumakbo ako independently, no, hindi lang po bilang staff ni Congressman Dong, mas madami po ako matutulungan, mas yung mga programa ko po na gustong i-implement, eh hindi na lang po suggestion. Ako na po bilang isang Mika Gonzalez, pwede ko na po siyang i-implement. Okay. Nais ko lang kunin, ano, or malaman ang iyong opinion, Ma'am Mika, no, dahil nga ang iyong ama currently, no, ay nagsisilbi bilang congressman ng ikatlong distrito ng Pampanga at sa susunod na eleksyon wala siyang makakalaban. So ibig sabihin extended ang kanyang
paninindihan, no, para sa mga kabalen natin. And you and your brother, no, pareho kayong mahabol this election, ano, para sa pagka-counselor at of course, no, ikaw bilang board member. Anong pananaw mo, Ma'am Maika, sa political dynasty, no, yung magkakapamilya sa gobyerno, since kayong dalawa namang magkapatid ay nagsisimula pa lamang, ano, at malalaman natin kung kayo ay mabibigyan ng pagkakataon, no, pagdating, no, ng panahon talaga ng halala. Ms. Jennifer, I decided po independently, mm-hmm, and my brother also. It was not po influenced by our father, okay, na Maika, tumakbo ka, Brent, tumakbo ka. It was, mm-hmm, our independent decision po na tumakbo bilang isang public servant. Personally po, kung ang taong bayan po hindi na po gusto sa amin, sila naman po huhusga noon. Pero so far naman po, I decided to run independently po at hindi po dahil sinabihan po kami ni Congressman Dong na tumakbo kayo. Yun po. Okay. Ano ba ang kayang ibigay ng isang Mika Gonzalez sa sangguniang panlalawigan? Ano? Sa tingin mo ba sapat ang iyong karanasan, ano, bilang ikaw ay nagtrabaho sa iyong ama at an early age, ikaw ay na-expose na rin, ano, sa politika because of your father. Do you think sapat na itong karanasan na ito, Mika, para mabigyan ka ng pagkakataon ng ating mga kabalen na manilbihan bilang board member na ikatlong distrito ng Pampanga? Ms. Jennifer, it's a good head start po sa akin na magkaroon po na experience. Pero syempre po kasi ang public service po, continuous naman po ang discovery, continuous po ang training, hindi naman po kesyo nakatapos po ako ng pag-aaral, nagkaroon po ako ng experience bilang staff, tapos na po yun. Palagay ko po continuous pa rin po ang learning ko bilang tumatakbong board member. At opo, new blood po ako, no, baguhan po sa politiko, sa politika. Pero ang may offer ko naman po is fresh ideas, no, makabagong approach, dahil po bilang 27 years old, eh medyo bata pa po, no? So that's what I can offer po bilang one aspiring board member of the district. Mm-hmm. Okay. Nabanggit mo nga, no, baguhan, bata, ano, na pinasok or papasukin itong mundo ng politika, ano? How are you preparing for this, no? Well, I'm sure meron ka ng idea dahil nga ang ama mo ay veteranong politiko na, ano. Ikaw ba, Ma'am Mika, paano ka naghahanda, no, para sa eleksyon? At of course, kung papala rin, mabibigyan ng pagkakataon, eh maging public servant din tulad ng iyong ama. I tried to listen po sa mga napupuntahan ko pong mga barangay, kung ano po yung kailangan nila sa barangay nila. Dahil po kasi ang public service po kasi is grassroots po yan, no? I tried to listen to them po para po meron akong idea na kapag po naupuna po ako, hopefully, with God's help po, meron na po akong idea kung paano ko po sila matutulungan. In terms po, for example, sa medical, ito po ang kailangan nila, more budget sa private at public hospitals. In terms naman po of education, kailangan din po ng mas maraming scholarship sa mga bata dahil kahit pandemic naman po, eh hindi naman po tumigil mag-aral yung mga bata, no? At in terms naman po of agriculture, dahil po apat na town at isang city po ang i-cover ko po, hopefully, ano po ang matutulong ko sa mga ortilano or sa mga farmers po sa four towns po ng 3rd District of Pampanga. Gayun po ang preparation ko this coming election and this coming months po. Mm-hmm. Bago tayo tumungo dun sa mga programa, no, na nais mong gawin or may offer mo para sa ating mga kabalen, ikaw ba, Ma'am Mika, at some point nagdalawang isip kasi yung mga makakalaban mo, no, mga veterano na, matagal na, no, sa politika, at yung iba sila ay nagsilbi na, no, bilang board member at bumabalik muli, no, sa same position. At some point, hindi ka ba nababahala
dahil mga veterano na yung mga kalaban. Before October 1 po, nagdasal po ako at humingi po ako ng advice sa aking ama at of course sa aking kapatid na si Engineer Brenz. At nakapag-decide po ako, sabi ko noon na once na umuo na ako, wala na pong turning back ito. Kasi hindi naman po pwede na pumasok ka sa politika tapos parang 50-50 ka po. So nung pumasok po ako, nung nag-file po ako, wala na po. Decided na po ako, natatakbo ako bilang isang board member po. Mm-hmm. Paano mo kukumbinsihin, Ma'am Maika, yung ating mga kabalen, no? Yung ating mga botante kabalen na bigyan naman ng pagkakataon, ano, yung mga tulad mong bata at baguhan, ano, sa larangan ng politika. Ano ba ang magagawa ng isang business management graduate, ano, para makatulong sa ating mga kabalen sa sandali ang panalawigan? Opo, I'm 27 years old po, batang bata, pero hindi naman po sa edad yan, no? Ito po ay sa capacity at sa need or desire po na makapagserbisyo sa San Fernando, sa Bacolor, sa Santa Ana, sa Mexico at Santa Ana, at Arayat po. Ako naman po bilang isang babae, sabi ko nga po sa mga speech ko, no? For the past few elections po, wala pong nananalong babae. In short po, wala pong representative ang mga kababaihan or ang youth. Ngayon po na isang Maika Gonzalez po tumatakbo, isang babaeng bata, isang babaeng Fernandina tumatakbo po. At sana po tangkilikin niyo po ako dahil po sabi ko nga po sa mga nakakausap ko, tutulungan ko po kayong magkaboses sa Kapitolyo, tutulungan ko po kayong magkaroon ng boses sa provincial government. Okay. Napakahalaga po, no, ng tungkulin na ginagawa ng board member, ano? At nice kung malaman, Mika, no, I'm sure ito ay inaabangan din ng ating mga kabalen, ano? Ano ba ang magiging platform of government mo? Ano yung mga priority programs na nais mong gawin kung sakaling ikaw ay manalo bilang board member? There are two things po or two platforms that I gusto ko po mag-focus doon. Una-una po is health. Siguro po, hindi naman po siguro lingad sa mga tao na ngayong pandemic po, talaga po nagdoble, nagtriple ang mga talagang may sakit. So, mm-hmm. Ang gusto ko po talaga sanang gawin is, aside po sa funds po ng aking ama na si Congressman Dong, gusto ko rin po sanang malagay ng pondo, no, sa mga private hospitals po. Kasi po, napansin ko, opo, meron po tayong mga public hospitals. Pero kasi po, hindi po may iwasan ng mga tao na magpunta po sa private, no? At sa private naman po, alam po natin na mataas po ang charges nila. So gusto ko po magkaroon po ng separate na funds po ang mga private, no? Lahat po sana ng mga magdadialysis, chemo, radiation, gusto ko po silang tulungan. Gusto ko po mag-focus doon, no? So pangalawa po, sa education, nag-usap-usap na po kami ni President Enrique Baking po ng DAVSU, no, DAVSU Bacolor, na magtatayo po kami ng DAVSU satellite sa north po ng San Fernando, no? Kasi po, opo, yung City College po, marami na po siyang natulungan. Pero syempre, dumadami po ang kabataan. So gusto po sana namin na magkaroon ng DAVSU satellite sa San Fernando po, para po mas marami pong opportunities or marami pong chances na makapasok po ang mga kabataan sa magagandang universities po. All right, narinig na po natin, ano, ang ilan sa mga plataporma ni Maika Gonzalez. Anyway, maraming salamat sa iyo, Ma'am Maika, at good luck sa iyong kandidatura. Mabilis na mensahe para sa ating mga kabalen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Maika Gonzalez, ang aspiring board member po ng 3rd District of Pampanga. Sana po ay ngayong may Omicron, maingat po tayo parate. Kung meron po siya sa magpabakuna at pabooster, pabooster na po tayo at pabakuna kasi po yun lang po ang sagot sa ating pandemic ngayon. At sana po tangkilikin niyo po
ang isang Micah Gonzalez na isang babaeng kababaihan, no? Na batang bata pa po, pero subok na po sa pagtutulong sa mga kababaihan at sa mga kadistrito ko dito sa Tercera Distrito. Thank you very much po, CLTV. Thank you very much, Ms. Jennifer. Alright. Maraming salamat. At again, good luck sa iyong kandidatura. Mga karehiyon, Ma'am Micah Gonzalez, siya po ay umahabol bilang board member sa ikatlong distrito ng Pampanga. Samantala, sa ibang balita po tayo, silipin po muna natin ang aktibidad ng mga taga-suporta ng iba't ibang presidential at vice presidential candidate dito sa Central Luzon. Sa kabila ng patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19, ay patuloy pa rin ang pagtulong ng ilang mga taga-suporta sa Central Luzon ng mga presidential at vice presidential candidate sa 2022 elections. Nitong January 16, ay nagsagawa ang mga taga-suporta ng Lenny Kiko Tandem ng isang medical mission sa Madapdap Resettlement, Mabalacat City, Pampanga. Laking pasasalamat naman ng ilang mga naserbisyo ng libre medical consultations mula sa Doctors for Lenny Kiko. Ayon sa mga residente, ay malaking tulong umano sa kanila ang isinagawang programa. Maliban sa libreng medical check-up, ay namigay din ang mga taga-suporta ng Lenny Kiko Tandem ng mga libreng medisina para sa mga residente. Tumagal ang medical mission mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Samantala, nagsagawa naman ng donation drive noong January 13 para sa mga nasalanta ng Bagyong Odette ang mga taga-suporta ni Presidential Aspirant Bongbong Marcos sa Zambales. Sa Facebook post ng BBM Youth Movement Zambales, pinasalamatan nito ang mga taong nagbigay ng tulong para sa isinagawa nilang programa. Samantala, namigay naman ng libreng t-shirt at vitamin C ang mga taga-suporta ng ISCO ong Tandem sa Nueva Ecija. Ayon sa Facebook post ng ISCO para sa Nueva Ecija, asahan umano ang patuloy nilang pag-iikot sa probinsya upang maipaabot ang mga t-shirt at bitamina na mula umano sa tambalang ISCO Moreno at Bokwiliong. Marian Lozano, CLTV News. Nakatakda ng simula ng North Luzon Expressway Corporation ang upgrading ng northbound portion ng Candaba Viaduct pagpasok ng buwan ng Pebrero. Ngayon pa lamang ay naabisuhan na po mga motorista sa posibleng pagsisikip ng trapiko bagaman magbubukas ng mga alternatibong mga daan. Narito ang report. Noong 2019 ang simula ng North Luzon Expressway ang upgrading ng Candaba Viaduct. Natapos na ang southbound segment nito noong May 2021 at on the way na ang upgrading ng northbound portion para sa completion ng proyekto. Nakatakdang simula ng paggawa pagpasok ng buwan ng Pebrero. Sakop nito ang 5-kilometer bridge sa pagitan ng Pulidang Bulacan at Tapalit, Pampanga. Nitong nakaraang taon, nauna nang itinayo ang priority link slabs ng tulay. Kaugnay nito, inaasahan ang pagsisikip ng trapiko. Abiso ng NLEX Corporation, maglalagay sila ng temporary steel bailey bridge para sa mga maliliit na sasakyan. Para sa mga cargo trucks ay bubuksan ng counterflow lane ng southbound portion. Ang Candaba Viaduct ay nagsisilbing dugtungan ng Metro Manila, North Luzon at Central Luzon. Maliban sa northbound portion ng viaduct, target din ang masimulan ngayong taon ang pagpapatayo ng ikatlong tulay dahil inaasahan ang pagdagsa ng mga motorista kapag nakumpleto na ang Candaba Viaduct Project. Inaasahan matatapos ang konstruksyon ng northbound portion sa buwan ng Hunyo. Kasama si Jenna Lumbang Parungaw, JM Jesus, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, Barangay Captain sa Guagua patay matapos pagbabariliin ng riding in tandem. Kasong simple disobedience laban sa 11 student activists, binasura ng korte. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. Dead on the spot mula sa malapitang pamamaril ng riding in tandem si Kapitan Rainier Asban ng Santo Niño, Guapa, Pampanga. Nangyari pong insidente bandang alas 9 kagabi habang nakapwesto malapit sa Guapa Public Market ang biktima.
Patuloy pang iniimbestigahan ng pulisya ang motibo ng pamamaslang kay Cal. Narito ang detalye ng balita niya. Bakas pa ang dugo sa sahig ng tricycle terminal na ito kung saan humandusay kagabi si Santo Niño Barangay Captain Raniel Asban dito sa Guagua Public Market. Ang ilang bala na tumagos sa ulo ng biktima umabot pa sa kalapit na gasolinahan ng crime scene. Sa kuha ng CCTV camera sa krimen, makikita ang pagbaba ng gunman na nakaangkas sa motorsiklo. Parehong naka-helmet ang gunman at driver ng motor, kaya di maaninag ang kanilang mukha. Mabilis na naisagawa ang pagbaril ng malapitan kay Kapitan Asban. Ilang segundo lamang ito at dali-dali nang kumaripas ng takbo at umangkas sa motorsiklo ang gunman. Ayon sa pulis, tinahak ng sospek ang Feather Road sa area ng Barangay Santo Cristo na may exit point sa Karatig Bayan ng Lubao. Ayon kay Guagua Chief of Police Major Joel De La Cruz, planado ang pagpaslang kay Kapitan Asban. Hinala ng pulis, minanmanan ang regular na tambayan ng kapitan at sa tama ng bala sa ulo at ginamit na baril ng gunman ay imposible umanong mabubuhay si Kapitan Asban. May mga na-recover na empty shell po, caliber 45 po siya. Si Kapitan po lagi po kasi dun sa area na yun kasi yun po yung pinaka-standby point nila. Mm-hmm. So naka-duty pa? Duty po siya. Hindi pa napaplakahan ng ginamit ng getaway vehicle na motorsiklo ng mga suspect habang ipinoproseso na umano ang pagkuha ng salaysay ng mga nasaksi upang makapagbigay ng detalye sa karumal-dumal na krimen. Ano mo ngayon yung hawak po ninyo na witness, eyewitness? Ang po, kagabi, bali tatlo po sila. May mga kasama po mismo sa ano, sa pinangyarihan po. Bahagi ng investigasyon ay ang profiling ng biktima upang malaman na kung bago pa ito patay ay meron na ito banta sa buhay. Ngunit ayon kay Major De La Cruz, tumanggi pang magbigay ng statement ang kaibigan at kaanak ng biktima dahil sa takot. Habang paniwala naman ni Guagua Mayor Dante Torres, wala umanong tinasanggot ang gulo ang pinatay na kapitan. Sa ngayon po, ano pa po eh, wala pa po siyang, ano, itong pa rin po yung baby niya. Kilala rin ni Major, napakamboy ng kapila. Kung inaano ko ako, mga personal, o ano, pero si Kapitan, ano eh, yan, kaya mo, kahit na gabi, nagtatrabaho. Okay. So kung nagtatrabaho siya kahit na gabi, ibig sabihin, wala siyang tinatago ano. No? May sabit siya, gano'n. Sa dragnet operation ng PNP, naitanong ng CLTV News kung papaano nakapuslit ang riding in tandem kung mayroong COMELEC checkpoint. Ayon kay Major De La Cruz, ang problema, bukod sa maraming entry at exit point ang Guagua Pampanga, kulang umano sila sa mga tauhan. Ang PNP personnel po natin, 33 po tayo, sir. Okay, so bali ang ratio na binabantayan ninyo yung population? Nasa ano po tayo, 1 police officer is to 3,500 population. Maglalaan umano ng pabuya si Mayor Dante Torres sa makapagtuturo ng gunman at mastermind sa pagpatay ng kapitan na kilalang tagapanalig nito sa politika. Panawagan niya sa kanyang mga kabalin na maging vigilant sa hakbang ng ilang masasamang loob na gustong makapanggulo o magsagawa ng karahasan sa kanilang komunidad. Kailangan po tignan natin, maging vigilant po tayo. Ayoko pong makulayan ng politika. Kailan mo ang pa siya, kapitan siya, hindi siya kapitan o ordinary person o supporter siya ng isang political party o isang political figures. Sana man lang po huwag aabot sa puntong magkakaroon ng kulay itong pagkamatay ng aming mahal na kapitan ng Santo Niño. Ayon kay Major De La Cruz, inaasahan ang pagbuo ng Special Task Force ng Pampanga Provincial Police at Criminal Investigation and Detection Group o CIDG para tutukan ang pagkakapatay kay Kapitan Asban. Habang under assessment umano ito kung maituturing na election-related violence dahil kilala itong supporter ni Mayor Dante Torres
na isa namang kandidato sa pagkabukal sa ikalawang distrito ng Pampanga. Samantala, sa pag-ikot ng news team sa baluarte ni Kapitan Asman, ilan sa kanyang mga kaparangay ay hindi makapaniwala sa insidente ng karahasan na kanyang sinapit. Wala namang balita na may atraso yung andyan. Mabait naman yun eh, sir. Di mabait po yung kapitan dito eh. Pero yung takot hanggang siyempre, andyan. At nag-aanap po eh dito. Yung tindahan ko ba yung nasa kabila? Paolo G. Santos, CLTV News. Wala nang kakarabing kaso ang 11 aktivista mula Zambales matapos ibasura ang civil disobedience na naunang isinampalaban sa kanila. Ayon sa League of Filipino Students na kinaaniban ng 11 student activist na kinasuhan, patunay raw ito na hindi mali ang pagiging kritikal at pumuna sa maling gawain ng gobyerno. Targong report. Ibinasura na ng korte noong December 6, 2021 ang kasong simple disobedience na isinampa laban sa 11 miyembro ng League of Filipino Students Zambales. Nauna nang ibinasura ang kasong violation of social distancing noong May 7, 2021. Ito ay ayon sa pahayag ng League of Filipino Students Zambales nitong January 12, 2022. Ayon pa sa LFS Zambales, ang pagkakadismiss umano ng mga kaso ay hindi lamang tagumpay ng Zambales 11 at mga tumulong sa mga ito, kundi tagumpay umano ito ng buong mamamayang Pilipino. Matatandaan na patungo umano ang mga miyembro ng LFS Zambales sakay ng isang van sa regional mobilization ng Mayo 1 sa Angeles, Pampanga noong May 1, 2021. Ngunit hinarang umano ang mga ito ng kapulisan sa Castillejo, Zambales dahil lumabag umano ang mga ito sa minimum health protocols. Nadetin na mga ito sa Castillejo's Municipal Police Station at nakalaya pagkaraan ng 2 matapos makapagbiyansa. Sa inilabas naman na pahayag ng Knowledge Editors Guild of the Philippines o CEGP noong January 17, ay suportado umano nila ang naging pagbasura ng korte sa mga kaso laban sa mga miyembro ng LFS Zambales. Ang naging desisyon ay nagpapatunay umano ng pagiging critical at progresibo ay hindi isang uri ng krimen at terorismo. Ito ay paraan lamang umano ng pagrepresenta sa boses ng mga mamamayan. Sinabi din nito na dapat panagutin ng mga kapulisan at opisyal na umaresto sa mga estudyante. Nanawagan din nito sa mga kapwa journalist at iba pang human rights defenders na makiisa sa pagsulong sa karapatan, ustisya at kalayaan. Marion Lozano, CLTV News. Alamin naman po natin na magiging ilagay ng panahon bukas mula kay Ginoong Manny S. Guerra, ang Chief Weather Forecaster ng PAGASA Corp. Shear line pa rin po o tail end ng frontal system ang ha-affect po dito po sa may eastern section ng Mindanao. Samantalang northeast monsoon o hanging amihan po nakaka-apekto sa natitirang bahagi po ng bansa. Kaya po ang karaga ang Northern Mindanao, Eastern Visayas at Central Visayas. Maulap po ang papawirin dyan na mayroon po mga kalat-kalat ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulot, tulot po ng shear line. Ganoon natin po sa natitirang bahagi ng Mindanao, shear line din po nakaapekto. Pero bahagi lamang po sila magkaroon ng kaulapan dyan na mayroon lamang po inaasa mga isolated showers or thunderstorm. Ibahagi hanggang sa kumisan ay magiging maulap at patulirin. Meron lamang po inaasahan na isolated light rays o mahihina mga pagulan. Ito po ay dulot ng northeast monsoon o hanging amihan. Wala po tayong binabantayang low pressure o naman po yung weather system sa loob at labas ng PAR. Kaya enjoy po natin ito malamig na panahon. Ibang pag-iingat pa rin po ang gawin natin at magsuot po ng damit. Komportable po tayo sa lamig at panlaban na rin sa init. Mag-iingat po tayo na. At yan ang mga balitang nakalab ng CLTV News. Kasama mong pwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si Jennifer Sanenga. Magandang gabi po. We'll be right back.
Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Barangay Captain sa Guagua, patay matapos pagbabarilin ng riding in tandem. Kasong simple disobedience laban sa 11 student activists sa Zambales, binasura ng korte.